Hello! Good evening, PB community! Syempre to all our kasabawers, isang mahabang gabi na punong-puno ng kwentuhan at kasabawan ang naghihintay sa inyo ngayon. Kaya sama-sama tayo dito sa PBB Connect, The Comonect Primetime Show. Hello! Hello, hello, Ate B. Live na live coming from Vigan. Kumusta ang Region 1? Wala ako sa Vigan. Grabe. Wala ba? Ang ganda kasi ng background mo ngayon, Ate B. Pintuan. Ah, pintuan ba yan? Nikala ko yung ano parang eh. Parang yung sliding ano. Yes, yung mga vintage windows, sliding windows. Parang ganon. Yung panahon ng mga Kastila, yung mga nakikita natin, na dinidescribe nila Crisostomo Ibarra, nila Elias. Yan, ang ganda, napakaganda. Sa Noli Metangere. Oo, at El Filibusterismo. Parang, syempre, dami nating natutunan doon. Pero ngayong gabi, marami rin tayong matututunan mula sa ating mga housemates, sa kanilang mga istorya. At yung iba, kasabi ng touch me not. Kasi ayaw nilang mapabilang sa nomination. At yan ang pag-uusapan natin. Galing ha, naisegue mo yun ha. Kasi meron akong iniinom na tubig ngayon. Napaka-powerful ng water. Kaya, mga kapamilya, naiyak ako. Mag-tweet po kayo using the official hashtag TouchMeNot or PBB Night Nomination. Okay? Pero ngayon, magkwentuhan muna tayo tungkol sa mga ganap sa loob ng bahay ni Kuya. Okay? Kagabi, nakita natin. Yes. Ano, yung bagong kasabwat pass ni Naela at Andrea. At grabe, I have to say, napakagaling nila na magkumbinsi sa ating mga housemates. Nung una, medyo kinakabahan pa ako personally kasi yung mga housemates, they would agree na okay, sige, gawin natin si Amanda judge. Pero hindi pala yun yung ano, yung scenario na isip ko. Parang nasa living room sila at magbobotohan, magde-debate. Pero iba yung discard ni Kuya, isa-isang pinatawag sa loob ng confession room. At ang huli, I think 5-2-2 ang naging vote ng ating mga housemates. 5-4 Amanda, landslide victory. So, nalalaman natin talaga the power of voting. So, mag-register na kayong bumoto, mga kapamilya. Yes. At salamat sa what was the Twitter account that messaged us? Comelec Radyo. Radyo Comelec. Yes, maraming salamat. They clarified nga na pati Sabado sila ay bukas hanggang 5 p.m. It's from Tuesday to Saturday pala, Ate B. My day off, my rest day ng Monday, kaya Tuesday to Saturday pwede. Oh, Sunday pala. Sunday and Monday ang rest day. Oo. Pero madaming na-impress kay Amanda bilang isang hukom kasi talagang biglang lumabas ang fierce Amanda sa the way siya magbitaw ng tanong sa mga housemates. Good job siya doon. Nalaman ko nga eh, pati yung dad niya natakot sa kanya. Ha? Grabe. Galing. Di, pero alam natin na nandun yung ano eh, yung rationality, yung line of questioning, merong pinagbasehan yung mga tanong niya, hindi lang bara-bara. Tsaka magaling, may potential tong si Amanda, no? Pero bilang hukom nga, inatasan ni Kuya sa Amanda na alamin yung mga kasalanan ng mga housemates. Akala natin, doon lang sa loob ng bahay ni Kuya, pero ano ba ang pinakamalaking kasalanan na nagawa mo sa outside world? Pagaling na lang pagaling yung Kuya voice mo, ah. I have to say, ha? May sakit yung Kuya ko. Ganun yung boses. May sore throat, oo. Pero, ang daming nga kayo, PBB community, sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayong gabi, kanino kayo pinaka-shocked or na-soft na confession ng housemate sa kanilang naging violation, ika nga, sa outside world? Ayan, sabi ni Zidane kay Leo Ferdao. Sabi ni Andy kay Leofer, lahat sila na shocked kay Leofer. Ayan, Leofer, nakaka-shocked. Oh. Nakaka-shocked naman talaga yung kay Leofer. Oo. Pero again,
it was brave of him to share that, di ba? Parang, I guess, choice ng housemate kung gaano ka honest ang i-share nila. All of them were honest, but then, di ba, ibang level ng honesty yung shinare ni Leah for very personal, kumbaga. So, na-shocked ang taong bayan, and if ito ay gusto ng tao or hindi nagustuhan, yan ang malalaman natin. Oh, wow! So, may jury ba? Tama ba? Or no? Wala-wala naman. I mean, like, the day na kunyari manominate siya, or the day yes. Parang makikita natin kung ano yung naging impression sa kanya ng tao, kung naiba ba dahil sa kanyang revelation. Pero isa pa nating nagustuhan lahat, Robbie, is lahat sila nag-plead guilty dun sa mga violations nila sa loob ng bahay. Inako nila lahat ang responsibilidad at ang pagkakamali nila. Mm-hmm. The term is accountability. I like yeah. it. I like it. Even yung ano natin, ex-housemate. Love that one. Mm. Mm. Sino our ex-housemate? Alluring accountant. Oh, that's... Pero seryoso nga ang naging usapan sa loob ng bahay ni Kuya, at mamaya babalikan pa natin yung mga serious moments. Pero you know, talking about some serious stuff, mga kapamilya, bago natin pag-usapan ang ibang mga happenings sa loob ng bahay ni Kuya, ito muna ang isang very serious na bagay na dapat natin pag-usapan. Okay? Meron po kaming important announcement, at kung ano to, panoorin nyo. May pinagdadaanan ka ba? Handog ng iba yan ang isang libreng webinar na magbibigay kaalaman sa mga issue ng mental health. Sama-sama tayo na pinag-uusapan natin ito. Kasama ang ilang medical experts. Let's be open to the people whom we are comfortable with. We can help each other. At celebrity advocates. We're all here to debunk that stigma. Don't be afraid. We're in this together. Let's also focus on building a better and stronger relationships. Hosted by Bianca Gonzalez. Keep going. May kasama ka. A psychosocial support training webinar. February 21, 7:30 p.m. Bisitahin lang ang official Facebook page ng Iba Yan. Ito ay libre. Kaya nood na. May pinag... Mga kapamilya, mga kumunizen, handog ng Iba Yan ang isang webinar na magbibigay kaalaman at kaliwanagan sa mga issue ng mental health, hosted by the very beautiful Miss Bianca Gonzalez, kasama po ang ilang medical experts mula sa Department of Health, Philippine Mental Health Association, at celebrity advocates. May kasama ka a psychosocial support training webinar ngayong linggo na po. Okay, tomorrow, 7:30 p.m. pagkatapos ng Iba Yan sa facebook.com/ibayanph. Libre po ito, mga kapamilya. Kaya please join the webinar. Mm-mm. At gusto ko magpasalamat syempre sa buong team ng Iba Yan sa pag-imbita at sa karangalan na maging parte ng isang napaka-importanting proyekto. Share ko lang, Robbie, ano, di ba may ginagawa ako na parang online series na paano ba to? And usually may mga tao nag-i-email sa akin, nagdi-DM na yun nga, tungkol sa nararamdaman nila, lungkot, they sometimes use the word depression, they sometimes use hindi ko na alam yung gagawin ko. And yung ang kagandahan nitong webinar ng Iba Yan, dahil nga free siya sa Facebook, very comprehensive. Kung ikaw ay nakakaramdam ng ganun at hindi sure kung ano ang mga pwede mong gawin, kahit mag-isa ka or kunyari kaya mong manood kasama ng mga magulang mo, or ng mga kapatid mo, para maintindihan nyo ng sama-sama, and you can be each other's support group. Kaya libre yan bukas 7:30 p.m. sa Facebook page ng Iba Yan. Yes. At Ibi, gusto ko lang idagdag, no, na yung topic kasi nito medyo mabigat, and some people would say na ayokong panoorin or mahirap panoorin yan kasi baka bumigat yung loob ko. On the contrary, ibe-breakdown po yung mga terms into simple terms na maintindihan po natin, makaka-relate po tayo. At ito yung mga shared experiences na kayang-kaya natin na makarelate agad-agad. Yes, so, and tulad malayo, ng shinare ko kahapon. Yes, tulad ng shinare ko kahapon, akala ko din na magiging
yung baka isipin kasi ng tao na nakaka-trigger kapag manood sila nito. Actually, hindi. Nakaka-inspire dahil lahat ng mga kwentong ma-i-share ay kung paano nila nalampasan at kayang-kaya nyo din yun. Yes. Kaya bukas, mga kapamilya sa Iba Yan Facebook page. Pero eto na. Uy, nakikita ko na yung mga hot air balloons. Diba? Salamat. Kakatuwa. Diba? Yes. All you have to do is okay. Update. Update lang. At panahon na yata ng para mag-updated tayo. Oh. Kasi kanina pa hinihingi ng mga tao, saan na nga ba ang Spill the Sabaw? Kaya eto na, art card muna tayo, Spill the Sabaw. Yun, no? Spill the Sabaw. Mm-hmm. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano klaseng sabaw yan. Totoo, cheese? Parang dip ng nachos, ganon. Oh, pwede, pwede. Ano ang flavor ng ating sabaw for today sa tingin mo, Robbie? I think it's a kind of congee. Parang ano, Ate B. Congee. Oh, parang ang ni-research ko to eh. Ang goto kasi or lugaw. It's a type of soup. Thick soup siya. Okay. Ang porridge, parang ganun. Pero ito, niligyan mo ng maraming chili oil. Sarap niyan. Parang may tokwa pa na. Tapos may sisig ka pa, lalagyan mo ng bagnet or chicken adobo, tapos lalagyan mo ng maraming chili oil. Ay, nako. Gusto mo bukas? Saan yung papel ko? Iba talaga ang powers ng businessman, no? Ibang klase. O, pero eto na nga, yung ating sabaw nga for today, parang nakaka-confuse kung light ba siya or mabigat sa tiyan. Kaya eto kayo na ang tumikim ng aming sabaw. Spill the sabaw. Yun lang, wala kang middle name. Sino na yung macro? Iba-iba ako, iba-iba pa kami ng pindo. Wala kang middle name. Bumula ako. Kung ate ko lang, wala. Can you just go sa room? Manog. Manog. Okay, manog. 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 I'm gonna ask you what you whispered. Huh? Bet she'll ask you what you whispered. That's something that she needs to know. It shouldn't be there, I know. Would you ever tell? Huh? Would you ever say? No, oh no, nothing, like none. She needs to know that, that there are certain things that... How will she know if you don't tell her? What do you say? Ay, di, parang nakaka-offend naman yun kasi parang hindi natin siya friend. Pero just in general, like, that's like a thing that you don't do. Diba? People will talk. Teka lang, nabitin ako. Eh, Ron, ibalik mo. Nabitin din ako! Eh, Ron, ibalik mo yun. Hindi na niya mababalik. Pero I think, tama ba, the fuller, wow, fuller sabaw will be on Facebook tomorrow. Okay, so, first of all, bawal ang tonight. Okay, ilalabas tonight ang full version sa Facebook. Pero first of all, bawal ang whispering. So, bumulong si Quincy kay Amanda. Pero ano yung sinabi nila tungkol kay Ella? Hindi ko rin natin yan eh. Ano ba? Bet she'll ask. So hindi natin alam. Tayong viewers, hindi natin alam yung binulong nila. And si Amanda sinabi na baka nga tanungin kung ano yung pinagbubulungan. Okay. Ano kaya yung binulong? Ano sa tingin nyo, PBB community, ano ang binulong na, by the way, bawal? Anong binulong ni Quincy kay Amanda na mukhang tungkol kay Ella? Kasi yun ang pinag-usapan nila after na baka daw tanungin ni Ella. Naguluhan ako kasi yung pinapakinggan ko si Gian. Akala ko tungkol, ano middle name ni Gian? Yun ba yung issue dito? Okay, ano yung hula mo, Robbie? Sabi ni Amanda kay Quincy, pinaparad mo na ba yung your face sounds familiar? Kinasabi, parang narinig ko eh. Tapos sabi ni Quincy, hindi pa, pag-usapan natin sa kwarto.
Parang yun yata yung ano. Uy, talking about the outside world yun. Ay, di ba? At saka ano, I have to say, wala pong idea ang ating mga housemates. Pero syempre, we wanna congratulate the team of Your Face Sounds Familiar for a very, very successful season opener, siguro, for today. Yes! Pilot, pilot episode. Congratulations sa buong team. And ang daming two lang ba from Pinoy Big Brother, our contestants, of course, Vivory and Lee, kasama sa lineup ng contestants ng Your Face Sounds Familiar. So good luck, good luck, good luck! Okay, we are here. Meron ng ano? Meron ng, what do you call this? PBB right now? Para na, yun. Oh, may vibrato rin, ha? Good vibrato B, ha? Meron ba? Meron ba? Try natin. Para na. Sorry. Dapat mo yung aircon? Or electric fan sa'yo? Hoy! Ito yung ginagawa ko, eh. Para malamig. Para na. Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother. The Tony G. Flauta. Papaliwala ng housemates sa mga patakaran sa loob ng bahay, sunod-sunod din ang mabibigat na parusa na pinataw ni Kuya sa kanila. I very disappointed. 56 na pabigat ang ibigay ko sa inyong lahat. Okay, there's one more. Ngayong gabi, dalawang mabigat na hamon pa ang pagdaraanan ng mga natitirang housemates ni Kuya. Ang hamon na mailigtas ang sarili mula sa nominasyon. At ang hamon ng pagbibigay puntos sa mga kasama. Kayong anim ang pagbobotohan kung sino ang magiging nominan. Sino-sino nga kaya ang maliligtas? At sino-sino naman kaya ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Connect. Isa-isang nilitis ang housemates para sa mga violation na kanilang nagawa sa loob at labas ng bahay ni Kuya. Pagkatapos marinig ni Judge Amanda ang paliwanag ng bawat isa, nagdeklara muna siya ng isang recess sa kanyang korte. Agad naman siyang dumiretso sa confession room para ikonsulta kay Kuya ang mga nakalap niyang impormasyon. Halos lahat ng housemates po ay guilty po sa mga violations po na nagawa po nila dito po sa loob ng bahay. Sa mga nadinig mong mga kwento na mga violations sa mga halos kasama lahat? Sa outside world, naniniwala ka ba na ito na ang pinaka-patimbing violation na nagawa nila? Naniniwala po ako na sa lahat ng housemates po, maliban po si Ella po kuya kasi mukhang madami na po siyang napagdaanan sa buhay po. Pero yung sinabi niya din po ay ang disrespeto po sa magulang. Ngayon, bilang hukom, ikaw ang magpapataw ng parusa sa kanilang lahat. At ang mga parusang ito, ikaw ang mag-iisip nito. Isipin mo ng mabuti kung ano ang karampatang parusa. Binigyan ni Kuya ng pagkakataon si Judge Amanda na mag-isip ng parusang pwedeng ipataw sa mga nagkasalang housemates. At nang handa na si Amanda, agad siyang bumalik sa mga naghihintay na violators. The court is now in session. Kinonsider ko ang bilang ng violations ng bawat grupo upang makarating sa final verdict. Ralph, Leofer at Kobe, tumayo. Kayong tatlo ay inaakusahan na mayroong 12 violations sa loob ng bahay ni Kuya. Kayo ay pinapatawan ko ng punishment na 36 push-ups kasama ang pabigat. Sunod namang binatawan ni Judge Amanda, sila Ella at Quincy. Kayong dalawa ay inaakusahan na mayroong 12 violations sa loob ng bahay ni Kuya. Kayo ay pinapatawan ko ng punishment na 6 na ikot around the pool na naka-lunch, kasama ang pabigat. Huli namang binatawan ng parusa ang tatlong housemates na may pinakamadaming violations sa loob ng bahay. Kayong tatlo ay inaakusahan na mayroong 27 violations sa loob ng bahay ni Kuya. Kayo ay pinapatawan ko ng punishment na 27 burpees each, kasama ang inyong pabigat. Tapos na ang hearing sa kaso ninyo. All decisions are final. Paglipat sa loob ng bahay, agad sinimulan ni Judge Amanda ang pagbibigay ng karampatang parusa sa bawat violators. So, puro physical, puro workout ang punishment. Puro sumama ng Kobe, Leofer at Ralph. 36 push-ups starts now. Do you think that's... Two. Oh my God, nakanood siya. Four.
5, 6, 7. Hindi po talaga madali pag hinarap mo na po yung 36? Kasalanan na nagawa mo po, kuya. Karga namin po. Yeah, what do you think about the punishment? Nagawa namin, kuya. 12. For guys? 13, sila ba yung may pinaka-konti? 15. Yeah, konti. Yes, no? 16. 17. Parang more pa. Parang madali lang po siya. Pero napakahirap po pala niya, kuya. Kasi akala ko nga it would be like... Mindala, 36 times parang community service time. 36. Yes. Na maglinis ng plato. Ganyan. Tapos na. Oo. Kuskusin lahat ng gilid ng windows na may toothbrush. Parang ganyan. 6 rounds starts now. Ay, Ate B, ayoko maging judge ka. Oh my God. Or yung mga bagay na hindi usually nalilinis. Like for example, labhan ang kurtina. Alam mo, ang mga kurtina. One. Sa punishment po na ito, hindi po kami pabigat. Mabigat. So parang dumodoble po yung bigat. Hindi talaga po siya madali. At the same time po kuya, parang deserve ko din po kuya yung punishment po na yun. Dahil po nga sa mga... na anuhan ko po na violation. Makalipas ang ilang minuto at 5 ikot sa pool area, bakas na ang pagod sa mukha ni na Ella at Quincy. Kaya yan, Quincy. Tapos na ang inyong punishment. Huling binigyan ng parusa ni Judge Amanda ang grupo na may pinakamaraming violations. TB, alam ko na. Palitan yung tubig sa pool sa pamamagitan ng baso. Tanggalin. Nahihirapan po kuya kasi talon din push up. Yung pabigat po. Nakamute pala ako. Antindi nun! Antindi nun. Masakit yung dito. Matindi yun. 22! Parang ka-level nun yung i-chopsticks yung butil ng bigas. 23. Sana pinagawa sa kanila. I don't like burpees po talaga, kuya. Inisip ko naman na kasi parusa siya. Kahit ilan man yun, kuya. So, kasi deserving ko po assuming naman talaga, kuya. 27. Technically, mas madali ito kay Chico dahil sanay siya sa physical, sa rigorous physical training. Thank you. No? Not that it's not hard, but like, yung katawan niya mas sanay. Manageable pa. Para sa kanya. At nalaman niyo na ang mga violations na inyong ginawa. Pinagkatiwalaan ko ang inihalal niyong hukom na magbigay ng karampatang parusa. Gusto kong sabihin na hindi pa natatapos ang paniningil ko sa inyong mga ginawa. Ngunit, napag-isipan ko na bigyang halaga ang pagbubukas niyo ng mga saloobin at pagtanggap at paggawa ng mga parusa. Kaya nagkaroon ako ng isang desisyon. Tinatapos ko na ang pagdala ninyo sa inyong mga pabigat. Wow! Sa inyong katawan. Thank you po, kuya. Wow! Isa sa mga natutunan ko, kuya, may mga patakaran nga po talaga na dapat sundin. And dapat lagi po namin isinasaisip yung mga bagay na ito. Sana natutunan na talaga yan, housemates! And kaya para sa akin, kuya, dapat ano din, kuya, maging mindful din po sa mga ginagawa po dito sa bahay niyo po. I'm smiling. Kinapukasan mukhang mas naging magaan na ang gising ng housemates. I'm smiling kasi feeling ko maulit-ulit. Masyadong, tulad na sabi ni April 88, masyadong madali. Yung ano? Yung punishment. Pero na lumambot ang puso ni kuya kasi nilift niya kaagad, pinatanggal niya kaagad at yung pabigat eh. At dahil nilampay ng kanilang mga gamit, si Chico nag-workout na lang gamit ang mga trash bag. Oh, and dito galing sa ating producer na si Jerome, araw-araw daw nag-workout si Chico. So, grabe din yung disiplina niya. Kasi Robbie, alam natin usually ang first few weeks, usually, kapag bagong housemate, excited ka mag-workout. Pero now, it's been 2+ months. At nag-workout pa rin si Chico. Mm-hmm. Fairness.
kaya na. Ano to? Sa muli nilang pagsasagawa ng cast, muli nilang ginamit ang diskarte na pag-iipon muna sa mga bola bago ito ipasa hanggang dulo. Nas, umun. Oh, yan. Ayaw siyang disconnect, ha? Tingala konti. Connect na, ha? Connect na. Mas maganda ba kung tumayo kami lahat or no? Pwede. Tayo pwede. Kami. Tayo, tayo, tayo. Sabay-sabay. Tayo sabay, lahat. Sabay, sabay, sabay. Wait, so me? One, two, yes now. Two, three. Akala po. Lahat. Stop tayo. Okay, so currently yung mga housemates na sa loob na activity area, kinukuha nila yung mga bola. Meron silang 3-7 balls. I have a question lang. Can they sacrifice one ball na nakuha nila, tapos tago nila yon para meron silang pagpraktisan? What do you mean? Instead na ilagay nila dun sa box para matanggal yung mga pabigat, no? Kunin na lang isa, sacrifice one instead of seven. Pero practicein natin. O, paano ba to? Interesting. I don't know. Dahil nakatulong ang nabuo information. Minsan may mga ganyan si Kuya na pwede ka naman magtanong tapos papayagan niya kung magtanong ka, di ba? So, let's see. Go na. One. Nice idea. Ang galing, oh. Nice. Apa, patayo, tingala. Patayo, tingala. Yan, okay. Ay, ang galing. Okay, disconnect lahat. Pero sa kanilang sumunod na paglilipat ng bola. Stop. Yeah, okay, send. Oy! Oh! Oh, wow. Nahulugan man ang mga bola, ipinagpatuloy pa rin ang housemates ang paglilipat sa mga natitira pa. Yung tatlo. Nakailan na kaya sila? So, apat ang nalagas. The door lang, guys. Aim dito to the door. Dito yung matrap dyan before sa door. Ilang lipat pa ng bola ay narating na rin ng housemates ang pinto palabas sa activity area. Okay, it's moving. Shake. Tingala ka pa. Tingala pa. Tingala pa. Tingala konti. Konti na lang. Yan! Konti na lang. Dito. More on this side. No, more this way. Tama na. Yan. Ayan na. Kahit isa na lang ang bolang natitira, ipinagpatuloy pa rin nila ang paglilipat. Lockdown, Leifer. Lockdown. Ay. Okay. Yeah. Okay. Send it. Down. Chico, you have the ball. It's at the end. Cheeks, look down. Send it to... Hello. Soli. Yeah. Hello. Ayan na. Carlto! Kardo! Sa muli nilang pagsubok, mas naging maingat na ang housemates pero parehong diskarte pa rin ang kanilang ginawa. Oh, they're moving. Okay, stop. Wow, okay. Everybody disconnect. Hanggang sa muli nilang narating ang labas ng activity area. Apat man ang bolang natira, nakausad naman sila mas malapit sa timbangan. Good. Move Kobe and Rob, that's perfect. Okay. Good job. Chico, you're... Ilan ang minimum na dapat connected? Apat pa? I'm not sure, Ate B. Kasi diba, when they started, talagang lahat, halos lahat, tas isa lang yung wala. But now it seems... Pakunti ng pakunti? Makapaglagay kayo sa justice scale ng apat na pabigat. Good job, guys. Woo! Saan ba sa inyo yung aso na maliit, Robbie? Yung naging... I think so. Pero problema hindi amin yun eh. Naman nilang mas kay kapitbahay. Sobrang hina lang naman. Ganyan. Shake.
Ang dami. Wow. May awa. Disconnect na siya. Oh, disconnect ka naman na. Maintain ka na, Ella. Ella, slowly. Ella, tingala konti. Ganyan, ganyan. Ganyan, shake, shake lang din si. Wait, wag kang mag-disconnect. Shake muna kayo lang. Shake, shake, shake. Except ni Kobe mag-shake. Si Ralph, wag ka rin mag-shake. Wait lang, I'm my disconnect. Shake para gumalaw. Mm-hmm. Housemates kaya naman bakas na sa ilan ang pagod. Wait lang, wait lang. Para mag-move. Wait lang, wag muna, wag muna. Okay, wag muna. Position muna. Wait, wag kang gagalaw, Ralph. Yeah. Ayos sa posing si Gian ah. That's a hard position to be frozen in. PBB would like to thank Brilliant Skin. The best skin of your life starts here. PBB would like to thank... Hi, mga kapamilya. It's Sabaw Do. Ngayong gabi, dito lang sa Kapamilya Online Live. Grabe yung mga housemates. Unti-unti na lang nakuha yung diskarte. Yung tamang diskarte. Kanina, may nakuha silang mga 7, naging 4, tapos nawala. Tapos may nakuha silang 6, tapos naging 4, tapos nawala. Ngayon, ang dami nang bawala. Mm-hmm. Kuha na nila yung tamang discarte. Yes, and in fairness, parang nababalanse nung intensity ni Leofer, yung chill ni Chico. Parang magandang compliment kasi mukhang sila ang nagdi-direct sa mga housemates kung sino magkoconnect, disconnect, tayo, upo. Kasi I can imagine nakaka-tense or nakaka-kaba. Kapag puro intense yung nagbibigay ng instructions like Leofer, at hindi naman din pwedeng chill na chill lang kasi baka mag-relax sila masyado. So maganda yung mix nung Leofer intensity at Chico parang pampakalma. Oo, para makaungos ang ating mga housemates. So ilan na ang nalagay nilang or yung... Sumatotal 4 pa lang, no? Pero meron silang 56 na kailangang mailagay doon para mapantay at matanggal na ng tuluyan yung pabigat. Grabe, so 52 pa? Yes. Mukha naman doon sa nakita natin kanina, marami-rami yung nakuha nila. Ang tanong, malalagay ba nila yon sa kabilang side? Yan dapat natin abangan. Pero... maliban dyan, Ate B, we would love to remind everyone to keep on tweeting using our official hashtag PBB 9th nomination. Today, magaganap. Or tonight, magaganap. Ibig sabihin, tomorrow, may maliligwak ganern. Wow! Ligwak ganern! Actually, buong linggo natin inaabangan kung kailan nga ba ma-announce ang set of nominees. At muli, eto, nagulat tayong lahat na overnight voting na naman ang magaganap. At I guess in the end of the episode, malalaman natin ang final list ng nominees for the week. First question is, paano ang magiging proseso? Pangalawa, ilan ang mga nominado? Pangatlo, sino-sino ang mga nominado? Pang-apat, Tony? Nag-register ka na ba? Ganyan na ganyan yung spiels ni Tony eh. Una, ganyan. Ikalawa, naka-enumerate eh. Oh. Mm-hmm. Hi. Naalala ko tuloy. Nakita mo ba yung post ni Mimiya? Yes, yung version niya. Nag-request siya ng indie music. Yes. Congratulations to... Di ko kaya. The newest indie artist. Maybe we can request Mimiya to make a version, indie version of... Of Connected na tayo? Yes. Okay, send. One more ball, Cheeks. Tawa-tawa ako na nakita ko. Grabe si Mimi. Hanggang sa 4 na bola na lang. Sana no, alam mo, kung hindi lang ganito ang sitwasyon natin, ang saya sana magkaroon ng house guest na malamimiya. Oo. Or kahit invite lang sa studio, ulitan lang. Oo. Saya. Oh, studio. Oh. Okay. Nakakamiss yung studio. Ayan na. Ang dami. Yun. Good job. Mukhang kumukonnect na sila. 4 na counterweight ang timbangan. 4. So, 8.
So ilan na lang, Robbie? 56 minus 8. 48. 48 na lang. 48 na lang. Sure na. Unti-unti na nga umuusad ang housemates sa kanilang timbangan ng violations, pero magtagumpay kaya sila na matumbasan ang 56 violations na ito para makuha ang 56 na gamit mula kay Kuya. Pakatutukan ang lahat ng yan bukas. Samantala, sa gitna ng mga hamong ito ni Kuya, isang mahalagang task ang kanilang haharapin na magtatakda sa magiging nominasyon sa linggong ito. At kung ano yan, narito, panoorin nating lahat. Sa paribagong araw sa bahay ni Kuya, paggising ng housemates. Ayan na naman. What are those? Tatlong ligtas. Malalaman mo, Robbie? Sa takdang panahon. Sa takdang panahon. Ligtas. Mukha siya. Oh, but some of them are guessing ligtas. Para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates. Actually, ay okay, mamaya na. Ngayong araw, ay sasalang kayo sa isang trio task. Magiging magkakatrio ang mga housemates base sa bilang ng kanilang ginawang violations. Ang unang trio ay sina Gian, Andrea at Chico. Ang ikalawang trio ay sina Quincy, Amanda at Ella. At ang pangatlong trio ay sina Ralph, Kobe at Liver. Ang task na pagdaraanan ninyo ay may kinalaman nito sa nominasyon. Kung ano man ang trio task na nag-aantay sa inyo, ay may kinalaman yan sa gold bars na nakikita ninyo sa harapan ninyo. Sa susunod na kayo ay papupuntahin ko sa activity area, mangangahulugan na magsisimula na ang inyong ligtas challenge. Matapos ang anunsyo ni Kuya, kanya-kanyang paghahanda. Nakita ko to sa update ni Richard Juan. Robbie, may nagbabalik sa bahay ni Kuya na matagal na nating hinihintay. Sina Ella at Amanda, ibang klaseng paghahanda na may halong pagpapaganda ang ginawa sa paparating na ligtas. Grabe, doon na talaga ako sa lalay task na. Task niya, maganda nga eh. Galim naman kayong dalawa eh, kaya hindi ako. I know that wait. Girls like would always do their best naman and we're in this together, all three of us. Sila yung magkakasama kanina sa sabaw. Samantala, sila mm-hmm. Kobe, Leofer, at Ralph. So magkakagrupo sila ngayon. It's gonna be easy, but I believed in my two teams. Okay, let's ask our producers if the sabaw happened after this or before. Before pa. Nakita ko si Gail eh. Ano pa nga si Justin eh. Grabe naman. Ilang sabi pa lumipat na sa activity area ang housemates. No. Sa ligtas na ito, isa isang haharapang tatlong trio sa hamon ni Kuya. They can do it, Andy. Oh, sabi ko sa'yo may nagbabalik sa bahay na matagal na nating iniintay. Ayun. Kailangan may mag-swimming. G ako. Hindi talaga mawawala yan any season, no? Sa trio ang magiging tagakuha ng dominos. Ang tanong ko, saan nila nilalagay? Ang tagakuha ang mangongolekta ng sa ano? Storage room. Wow, kasha lahat yan. Sa office ni Oli. Kailangan na ipatago ng unang builder ang mga ito. Kung sinasabi nyo, malaking office ni ng boss natin. Malaki siya. Pagkatapos ay kailangan itulak grabe ka naman sa starting line upang grabe ka sa dulo at pumasok yun, no? Ito sa container. Kung sakaling matumba ang mga dominos bago umabot sa dulo, kailangan itayo muli ang mga wow! Nag-celebrate yung ninja! I love it. Ang tagakuha ang lulusong sa ilalim ng pool para kumuha ng 10 plastic bags na naglalaman. Akalain mo, Robbie! Ay! May personality, no? Dalawang builder, mga dominos, at maipasok ang second gold bar sa container. Pabilisan ang yung mga ninja natin may personality na. Good luck, housemates. Oo. Oh, nagiging Epps. Kung sino nagiging Epps. It's an Epps ninja collab. Ito si Epps. Enjoy lang. Wait lang. Si Kobe po yung maging retriever. Dati, yung mga ninja. Mabilis din po siya, kuya. Wala. Tapos naka-costume. Yes. Ngayon, wala nang costume.
face mask na lang ang dinadagdag as is lang. Sa pangalusya oh, maganda para makita niya. Wala nang ang glove, wala na silang pakialam. Ina-announce nyo pa lang po yun sa instruction. Yun po as yung is lang, normal. Normal lang yung ninja. Parang nakita ko si Oli eh. Catch ka dito, first half, then just go up. Run, so one. Ano unang una ko? Asan ako mag- Oy, nag-text our OG Chris A. Aquino. Domino's and Gold Bars. Ang walang humpay daw na Domino's and Gold Bars. Hi, Ate Chris. Ay magsisimula. Ate Chris, nag-text ka because one go. I miss you. Alam mo talaga grabe yung ano talaga yung Domino's. Tataka PBB task. Si Ella, inisa-isa ang pagpupulot ng mga Domino's na nagkalat sa garden area. Samantala si Kobe. I wanted to be retriever because I knew in myself that I could sprint all the way for the dominoes. Ah, tinipon muna. Just gather all the dominoes together so you don't have to grab them one by one. Gaya ni Kobe, ganito rin ang naging diskarte ni Chico. Yung diskarte ko na naisip ko agad, kuya, ay ibuo ko agad sila para sprint lang ng sprint lang ng sprint, kuha lang kuha. Yun yung mabilis. Paisa-isa pa rin ang pagpulot ni Ella ng dominos at nagpabalik-balik siya sa garden area. Okay na. Okay. 3, 4, 5, 10 1, 2, 3, 4, 8 Okay, done. Okay, that's it, right? Tama na. Okay. All right, okay. Almighty Kuya, man, go. Start building. Go. Ay, galing. They can only start building pag kompleto na ang dominoes. Mm-hmm. Okay, Robbie, you will be going solo. So, community, I'll be back. Ah, ano to? Second gap na, sabi ng mga kapamilya. Na hindi po makapa yung blocks kasi sobrang hirap po, kuya. Masiwahin-walay naman ang spacing ng dominoes na nilalagay ni Leo Fur. Mm-hmm. Sinisecure ko po, kuya, yung And we are back sa Kapamilya Online Live. Grabe naman yung task na yun. Kailangan makumpleto muna pala yung dominoes bago mabuo yung line na yon, tapos makuha yung gold bar. But speaking of complete, complete yung homes, conceptive yung mga amenities, convenient yung experience mo at connected yung mga essentials mo sa First Park Homes. Siyempre, First Park Homes, the official home of Pinoy Big Brother Connect. And I would love to say hi to our first family sa Tanza, Lipa, San Pablo, Pandi, Calamba, Batulao, and Magalang. Hi po sa inyong lahat. And thank you for a great, great event yesterday. Congratulations sa lahat ng mga awardees. Pero magkaroon kaya ng award ang ating mga housemates ngayong gabi? Or sino kaya ang ma-award bilang mga nominated housemates? Ate B! Yes! Mm-mm. Alam mo, natin yung task. Yes, nasenti ako dahil kung kayo ay nakakasama namin ni Robbie usually sa Kumu o dito sa Kapamilya Online Live, madalas namin binabanggit na bawat season talaga si Kuya ay mayroong task na ginagamit niya ang kanyang mahiwagang dominoes. And finally, nag-appearance na ang dominoes dito sa season na ito at nakakasenti lang more than anything. Parang yun ang naramdaman ko. Anong task yung pinagamitan niya ng dominoes?
Tsaka ba't gumagano ng ulo ko? Hindi ko alam bakit ako. Anong task yung pinaggamitan mo ng Siga? Domino? Siga. Alam mo, hindi ko maalala yung amin. Pero similar dito na ila-line up yata. Kasi kayo, naalala mo? Yes. Mm. Yung kailangan namin ng nilagay yung domino sa loob ng bahay ni Kuya. Sa PBB Teen Edition Plus. Tana may mga towers. Tapos, may remote control kami. Kailangan, bawal may masaging dominoes kapag may 3 chances lang eh. Naalala ko yun eh. So, paikot yun. May mga nagsasabi lang na right, left. Pero, yun. Parang ano, racetrack. May racetrack. Yes. With obstacles. Naalala ko na yung amin. Ang dominoes sa amin nung Big Four Week. Tapos nakapalibot sa amin kasi may pinoprotektahan kaming itlog. Kasi literal mga itlog. So nakapalibot sa amin so that kapag may ninjang dumating, naririnig namin kasi tumutumba yung mga dominoes. Parang may ganon. Celebrity Edition 1. Wow, 2006. Wow. The OGs, no? But talking about celebrities, we wanna say congratulations sa mga celebrities na nakasama sa Your Face Sounds Familiar. Yes, congratulations sa lahat ng team na muubo doon. Galing, galing. Just can't wait for continuation tomorrow. But we wanna say hi, a special shout-out, syempre, sa mga naging bahagi ng bahay ni Kuya. We've got Vivory and Lee. Yes, mga fighting dito sa season na ito ng Your Face Sounds Familiar. Yung picture na gusto mo ipakita pala, Robbie. Oh, yes. Isa nating kasama na talaga namang naging big winner, hindi lang ng PBB, kundi ng Your Face Sounds Familiar. Abangan niyo po yung concert niya very, very soon. Ang gusto yung puso ngayon, Miss Melay. Miss Melay Cantiveros, magkakaroon po ng concert very, very soon. Ticket will be announced. Kailan ba? Never muna. Oh, yeah. We love you, Melay. We love you. We love you, Melay. I love it. Para sa kaalaman ng PBB community, yan ay isang picture na shinare ng kanyang kakuan na si Enchong D sa aming chat group. Yes, talaga naman. Hi. Tapos ito yung mga comments, ha? I-share lang natin, Robbie, habang nag-iintay. So, sinend yan ni... Oh, may nagsabi ng comment, si Sakura Princeton. Nakakatakot. Uy, grabe ka! Yung weekly task, hindi nalalam kung sino yung mananalo. Sabi ni Robbie, hanep, akala ko si Sarah. Sabi ni Tony, 1 billion diamonds daw bibigyan niya. Sabi ni Kim, hanep, binibining Pilipinas, universe. Ano sabi ni Melay? Melay? Hindi pwedeng sabihin Uy. Dito. Ay, di ba? Ay, tara na. Lang sa pagpapatayo ng mga dominoes. Sure akong makakahulog po sa gold block is yung distance po ng dominoes at the very beginning po, dapat medyo distant po sila sa isa't isa para kumasya po lahat ng 90 dominoes. Hindi nahirapan si Andrea sa pagpapatayo ng dominoes at agad pinalalo ang pagpitik sa domino line. Labas, labas, labas. Good job? Yeah. Go, Andy. Sige lang. Na sasayangan ako and na hihinayang ko. But then, I already anticipated na may mga mali akong magagawa. Mahuhulog talaga yung dominoes. I won't get it right away po. Mm-hmm. Have you tried in it to win it before? Never! Parang ang naalala ko, every time may season ng Minute to Win It, bagong panganak ako. And so, hindi ako maka-yes kasi I was breastfeeding. Tapos, di ba, mahabang panahon yung kailangan kasi may training, tapos may, di ba, may ganon? Tumba pa rin yung mga dominoes na so, never ko na-experience. Pero ikaw, grabe, umabot ka ng... What did you call it? Hindi po madali. The 1 million challenge. Sobrang nakakalumay po ko yan. So, tama ba na mas madali pag pinapractice mo versus pag nasa stage na may ilaw, may music. Mas madali pag pinapanood mo. Tapos nagko-comment ka na sasabing, ang dali-dali lang yan. Ano ba yan? Pero pag nandun ka na, Diyos ko po, wala kang magagawa. Kahit yung pinractice mo, wala. Actually, tulad ng PBB,
ang daling sabihin na ano ba yan, madali lang yung task or ano ba yan, umiiyak sila na naman. Pero pag nandun ka sa loob, sige, leave ka ng space na ngayon. Ganyan gawin mo, Amanda. Good job. Great job, girl. Grabe, no? See? Mga kapamilya, if you have dominoes sa bahay nyo, i-stack nyo yan. Tapos magpatugtog kayo ng ganong music. Tingnan natin kung hindi kayo kabahan. Yung dinudun-dun. Ano yung nangyari? Tapos ang minute to minute pa noon, madaming audience, di ba? Meron. Tapos yung audio talagang blast. Oh, boom! God. Malapit nang matapos ni Amanda ang kanyang domino line. Hay! Dahan-dahan ka papunta sa red mat. Uy! Complete na, kuya. You're gonna flick it. And then he was a father. Go! 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 Take off your lapel. Go! Natapos na rin ni Leo for ang kanyang domino line. Your name tag. I had a lot of stamina in the pool and I only took one breath. Bakit? Gusto mong mag-task ulit? I knew already, kuya, what parang I ganyan eh. Parang he was the retriever. So nakita ko talaga yan, naiyak ako eh. Hindi rin nagpahuli si Chico sa bilis ng pagsisid para makuha mga bags ng dominoes. Sa pool po, sinabi ni Andrea na, how about start from the last and then snake mo na lang yung pattern para mas mabilis. Good! Inuna ko po kuya is yung mga bandang gitna po. Hanggat sa kaya po ng kamay ko, kinukuha ko po. Dito muna. Sa may paanan mo. Take your time, it's okay. Right there. May isa right galing there. Yan. Parang gusto kong gawin. Alam mo yung mga piso po na tinatapon mo lang. Mm-hmm. Pabilisan kayong ano. Seed. Sa bilis ni Kobe sa pagkuha ng dominoes, agad nakapagsimula si Ralph sa pagpapatayo ng dominoes. Yung technique nga po, dapat mag-focus nga po, tapos dapat hindi nga po masyadong magalaw. Build lang po ako ng build hanggang sa maging okay po shot. Hindi ba mas mahirap yan, Ate B, yung basang dominoes? Kasi kaya nga yun nga yung pero parang the dominoes were in a plastic, so tuyo yung loob. Tama ba? Basta siyang hinawa. Galit kayo, Ate B? Parang sorry, talagang nasubok. Sorry. Sensya ko po dito. Tinatry ko pa rin pong mag-focus. Sorry, Ate B, napagod lang ako. Binilang yung mga pagkakamali. Uy, hindi. Hindi, tama ba? Naka-plastic, so basta yung labas, pero hindi yung loob. Tama ba yun? Parang or basa din yung pasarin yung dominoes eh. Tapos para mahirap nga. Kailangan ko pa rin po ipagpatuloy ito dahil sa kagustuhan nga po namin na maligtas po. Pabusisi at planado ang lagay ni Quincy ng bawat domino. Oh my gosh, sinong mananalo? Nakaka-tense. Wait! Yung lapit. Malapit na mag-body four, hindi pa natin alam kung sinong nanalo at hindi pa natin at maririnig pa lang natin yung reason sa nomination. Ano ba yan? Nakaka-tense. Extended daw ang PBB. So hanggang 1 o'clock. 15 minutes ba ang last body? Matigilan yung kamakot ba? Po, kuya. I'm shaking. Yeah, shake your arms mo lang. Diyan, shake it. Yeah. Shake mo lang. Ang inisip ko na kaya ko to kahit slowly. Galing, no? So yung isa taga-gather. Paglagay niya. Sa taga-build. Ay, dalawa taga-build. Yeah. One line each. Kung nagawa pang magtawanan ng kabilang grupo, si Ralph. Oh my gosh, ang lapit na nun!
Gumalaw. Nakaka-tense talaga. Oh my God. Hindi na yung babagsak pa. Grabe. Wait, welcome back to Kapamilya Online Life. Sobrang nakaka-tense panoorin ang pag-build. So parang ang nangyayari, ano na to? Ralph versus Quincy versus Gian. At magkakaalaman mamaya kung sino yung team na pinakamabilis na nagawa itong lahat. So, i-breakdown lang natin, Ate B, no? Let's break it down, yo. Okay. So, break, for our nomination, nakagrupo sila into three, di ba? Based on the number of their violations. At yun ang nagaganap para sa ligtask. Kung sino ang pinakamabilis na oras among the three will be ligtask mula sa ating nomination. So, anim na lang pagbobotohan ng ating mga housemates. Kailan yung last time na nagbigayan sila ng puntos? Parang 3 weeks ago pa ba? Parang medyo matagal na silang hindi nagbibigay ng puntos kasi the past few weeks, medyo task-based ang basihan ng nominasyon. So, I bet sila din nagulat na parang, oh, ito na naman, magbibigay na naman tayo ng rason, mag-iisip na naman ng rason para, ayan, last three nominations were task-based. So, I'm sure medyo caught off guard ang mga housemates na, kasi ang hirap, again, lagi natin inuulit, di ba, na parang ang hirap mag-isip ng rason. Lalo na ngayon, chum na lang sila. And ang hirap pumili ng housemate na bibigyan ng puntos. At magbigay ng rason. Yun pa nga yung pinakamatindi yun eh. Parang ang naisip ko, okay, bigyan natin ng 2 points. Pero base sa ano, parang lahat sila magiging hukom doon sa loob na confession room at kailangan nilang i-justify kung sino-sino ang kailangan nilang iboto. May sinasabi ang aming boss? Abangan. Yan ang gusto ko sabihin. Pero actually, gusto din ko din malaman dito sa online world kung ano yung mas type nyo bilang viewer at supporter. Mas gusto nyo ba na nagbibigayan sila ng puntos? Or mas gusto nyo na task-based ang maliligtas sa nominasyon? Curious ako. Sige, go ahead, Robbie. So tomorrow, we'd love to invite everyone once again na manood po ng Iba Yan. At saka right after sa Facebook page, we got a webinar hosted by Ms. Bianca Gonzalez about mental health, okay? Yes, libre po yan sa Facebook page ng Iba Yan at 7:30 p.m. And a very special episode of I Want ASAP tomorrow, Robbie. Yes, makasama po natin sina Alyssa and Gail, okay? So it's gonna be a very, very fun Sunday afternoon with these stunning ex-housemates. We'll see them tomorrow, 12 noon, mga kapamilya. And also, big shout out sa Radyo Comelec for telling us na pwede pang mag-register para bumoto. And big shout out sa Panda Family, okay? Hi, guys. Yon. Tuesday to Saturday daw ang pagrehistro ayon sa Radyo Comelec. 9 a.m. to 5 p.m. Kaya naka-register ka na, Ate B? Oo, matagal na nga. Naka-register. At good. Ikaw, nakita ko naka-register ka na. Oh. Good. Nagpa-ano? Nagpapalit ng precinct. Ikaw? Yes. Yeah. Si Jerome Vargas. Hindi, ako, matagal na po bumoboto, nagpapalit lang ng precinct. Ah, nung time na sinamahan mo ang May Ward. Yes. Ako din, dati, dahil lumaki ako sa, yun na nga, kababayan ko si Andrea at si Kobe sa South, nung ako'y kinasal, nagpapalit din ako ng precinct. Na yun na yung malapit na presinto sa inyo. Ah, sa iyo. Yan! QC. QC. Ay, ano ah, south to north ah. Pero sino kaya ang makakuha ng ano, parang approval mula sa kanila? Sino naman ang magkakaroon ng chance to vote? And yung mga fans sila to vote for them. Ah. Okay, ang daming nagsasabi sa comment section, must bet nila. Ah, iba-iba, points-based, task-based, points-based, task-based. Pero type nila yung mix na task-based and then points. I guess parang yung ngayon, no? Oo. Ayan, task-based para walang ligtas. Tapos mix na lang ng physical tsaka mental task. So mahalagang anunsyo na kinalaman sa kanilang ginawang ligtas. Ang trio task na pinagdaanan ninyo
ay may mahalagang gantimpala na nag-aantay para sa magtatagumpay. Habang may mabigat na kapalit naman para sa mga hindi. Kung sinong trio ang may pinakamabilis na oras ay magiging ligtas mula sa pagiging nominal. Samantala, ang dalawang trio na mas may mabagal na mga oras ay ang inyong pupotohan upang malaman kung sino ang magiging mga nominado. Ang trio na maliligtas mula sa pagiging nominado ay nagkaroon ng oras na 1 hour and 59 minutes. Congratulations! Dahil wow, the task was 2 hours? Fastest pa yun? Gian, Andrea. Yes! Oh. Wow! Wow. Wow! And to think, sila ang may mga pinakamadaming violations. Naligtas yes. Nilang sarili. Oo nga, no? Ella, kayo ay tumagal ng 2 hours and 14 minutes. Ralph, Kobe. Uy, lapit! Kayo naman ay tumagal ng 2 hours and 38 minutes. Ibig sabihin, kayong ani ang pagbobotohan ng mga housemates upang malaman kung sino ang magiging nominee. Hala. Pagkatapos ng anunsyo ni Kuya, isa-isang pumasok sa confession room ang housemates para bumoto. I got my pagkatapos pen. Makaboto ng lahat, pinatawa ni Kuya sa confession room ang tatlong ligtas na sina Andrea, Chico at Gian. Oras na para malaman kung sino-sino sa inyong mga kasamahan I love it. Magiging nominado sa likong ito. At ang impormasyon na ito ay manggagaling sa inyong tatlo. Nakikita niyo yung box sa harapan niyo? Yes po, Kuya. Ang nilalaman niyan ay mga pangalan ng mga nominado. Hawak ni na Gian, Andrea at Chico ang box na naglalaman ng pangalan ng mga nominado. Sa aking hudyat, isa-isa ninyo ito ipapakita upang malaman ninyo kung sino ang binoto ng mga housemates para maging nominado. Ang una nyong malalaman ay kung ilan ang mga nominado sa linggong ito. Chico, buksan mo na ang box. Apat sa inyo ang magiging nominado sa linggong ito. Buksan na ang unang envelope. Wow! Oh my gosh! Wala mo na yun. Oh, wow! Okay, si Quincy. Oh my goodness! Ella? Uy, may reaction na ganon. Sino yun? Uh-huh. Oh my. Base sa reaction, would that be Kobe? Tapa mismo ang ano, no? Naglagay. Ah? Wow! 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 Major. Ang mga nastahan ng mga nominado sa linggo. Is it Quincy's first time to be nominated? Mm-hmm, mm-hmm. Quincy. Pero Ella hindi, Ella. Ralph and Kobe hindi din. Ralph. At Kobe. At wow. Isa sa inyo ang lalabas ng bahay ko. So isa ang lalabas.
2 points si Ella kasi po may times po na pinapaikot niya kami sa mga kwento niya and we don't know what is true and what is not. 1 point kay Quincy. May mga times po na napapasigaw siya doing tasks po. 2 puntos si Ella po, hindi pa rin po nagbabago yung ugali niya, nagiging defensive pa rin po siya, kuya. 1 punto si Quincy po, kuya. Nasisigawan niya na po yung mga housemates, kuya. Parang hindi niya na po nakokontrol yung boses niya. 2 points kay Ella kasi sa mga tasks, hindi niya po kami i-listen po. 1 point para kay Quincy kasi hindi niya mapigil yung sarili niya mag-scream po. 2 puntos si Ro. Wow, same reasons! Kailangan po siya ng initiative, pagtulong sa mga weekly tasks. 1 punto si Ella dahil may mga times po na bigla-bigla na lang po siyang sumisingit sa conversations and it makes me feel uncomfortable. 2 points po kay Ella. May tendency po siya na gawin yung lahat ng bagay tungkol sa kanya po. 1 point po kay Kobe dahil sa connect the pipes task po, minsan mali po yung words na sinasabi niya po at nagiging dahilan po ito sa paghulog ng bola po. 2 points po si Quincy. Sa mga weekly tasks po, napapasigaw po siya. Isang po, hindi talaga po nakakatulong. 1 puntos po si Ruby. Hindi po siya masyado nagpapaubaya po na magsalita po yung ibang tao. Kaya binibigyan po ng 2 points si Ella dahil minsan kuya binibilang niya po yung mga ginagawa niya po dito sa bahay niyo po. Binibigyan ko po kuya ng 1 point po si Quincy dahil lagi po siyang sumisigaw. 2 points si Ella po kuya kasi po medyo nagiging demanding na po si Ella dito sa loob ng bahay. Oh my gosh! Prinsip, hindi niya makontrol yung sarili niya sa pagsigaw. 2 points to Quincy po. I'm not really a fan of the way she shouts sometimes. 1 point to Ella po. I don't think she really helps around the house too much. Wow! Okay. Wow. Kompleto na nga ang listahan ng mga nominado para sa linggong ito. Kaya naman, voting is now officially open. Sino nga kaya kina Ella, Kobe, Ralph at Quincy ang gusto nyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya? At kung paano nyo ipapakita ang inyong suporta at pagmamahal sa paborito nyong housemate? Let's all watch this. Napangalanan na ang mga nominado. Ang rakwintera ng Quezon, Ella. Ang charming striker ng Parañaque, Kobe. We love the voice of Sir Peter Mutin. Ang nanay's boy, nanny ng France. The one and only. Text BBSA's name of housemate and send to 2366 or send virtual gifts to save para sa gusto mong iligtas. BBE space name of housemate and send to 2366 or send virtual gifts to Evie naman para sa housemate na gusto mo nang lumabas. Pinoy Big Brother Connect! Sino nga kaya kina Ella, Kobe, Ralph at Quincy ang tuloy nang lalabas at magpapaalam sa bahay ni Kuya sa darating na eviction night? Pero bago yan, malalaman na natin ang ikatlong misyon ng dalawang kasabwat ni Kuya na sila Andrew at Ella. Mapagtagumpayan kaya nila ang kanilang weekly task? At ano pa kaya ang kahihinatnan ng parusa ni Kuya para sa mga housemates na lumabag sa kanyang mga patakaran? Sabay-sabay nating alamin ang lahat ng kasagutan bukas. Muli ito po si Tony Gonzaga at kayong lahat ay nakatutok pa rin sa nag-iisang teleserye ng Totoong Buhay at ito ang Pinoy Big Brother Connect. Mm-hmm. Wow! Ta-da! Wow! Okay, so I think it's dapat tatlo lang pero may nadamay na naman since pareho yung dulo no saka sakaling, tie. It's a tie. Oo. So and I guess kuya parang hirap kung dalawa lang ang nominado. Have we ever had dalawa lang na nominado? Parang hindi no, tatlo yes. Talaga minimum. Ah, we have. Yung ba meron. Last, okay. Initial feelings. Wow, zero despite not being immune from nomination, zero. Walang bumoto kay Leofer at kay Amanda. Zero. Ang sakit, kung ako si Ella, ang sakit na naman ang nararamdaman ko. Pero ang hirap dahil, across the board yung reasons. Same. Both, saka consistent. Both sa OG housemates at sa bagong housemates. Sa bahay ni Kuya,
ito na-realize ko lang to recently, lagi ang sinasabi, oo, magpapakatotoo, pero ang hirap kasi kailangan man din makisama. So parang feeling ko yun ang kailangan i... Kasi sa tasks, again, sobrang galing ni Ella. Nagpapakatotoo, yes, we can see how fierce and feisty she is. Pero it seems meron tayong hindi nakikita, naramdam ng lahat ng housemates. Kasi she won't keep getting nominated for no reason. And ang isa pang nag-jump out sa akin is the reason for Quincy. So Quincy has been a natural leader, lagi natin sinasabi. And kita naman yon. Pero ang reason ng housemates is not about the pagiging leader. It's the shouting. Lahat sila, yun ang minensyon nila, yung boses, yung pagsigaw. So... Kasi pwede ka naman mag-lead ng ano eh. Katulad ni Dong Descarte, no? Tsaka ni Chico na, sige, chill lang tayo. Taas mo yan, ganyan, ganyan. O, baba mo yan. Katulog, sobrang chill. Katulog na sobrang chill. Wow, pero yung Kobe at Ralph, grabe yung 2 points, tapos nanganib na, oh my gulay, ang hirap. Yeah. So, you guys know what to do. The reason for Ralph was hindi tumutulong, tama ba? Sa gawaing bahay. Sa task? Mm-hmm. And the reason for Kobe was, yung sa task, si Amanda. Yung sa connected tayo task. Kulang sa initiative daw si Ralph. Wala masyadong initiative si Ralph. Mm-hmm. That is what they said. So, yun oh nga. Oh my gosh, sino sa kanila? Ay, ano ba ito? Sino sa kanila ang lang. Hirap? Yes. Paano kung nagbago sila ng ugali? Kanyari, nakisama talaga sila. Talagang hindi sila naging ganito. Ano kaya magiging ano? Mawawala kaya yung mga votes? O kaya magbabago yung votes na, ay, nagbago po siya ng ugali. Hindi na po siya nagpapakatotoo. Kasi pwede naman maging reason din yun. Pwede rin yun. So, ibo-vote pa rin siya pero dahil nagbago? Ganun. Siguro. Grabe naman. Pero we have seen na kapag merong character improvement, bumababa ang puntos. We've seen that both with Ella, with Aizel. Yes. Mm-hmm. Pati nga si Chris Marietta, there's 1 week na after yung sigaw-sigaw issue ulit, bumaba ulit yung puntos niya. So pwede naman. Pwede mawala sa listahan ng nominado. Hmm. Oh, ano yan? Ballpen mo? Zero. Alam ko na pwede ko iregalo pala sa iyo, no? Ay, hindi, Ted. Huwag ka, TV. Marami akong ballpen ngayon. Ay, o nga, no. Sira na siya. Oh. Ay, wala na. Wala na kung magaganon. Eh, wala ka din naman pocket sa t-shirt mo. Oo nga, pero wala na. Wala na yung Noli De Castro, ano ko, feels ko. Ted Filon, si Manong Ted yung may ballpen. Si kabayan din meron. Ate B, si ano yun? Sir Noli. Tingnan nga, magandang gabi. Bayan. Actually, dalawa nga sila meron. Pero si Manong Ted talaga ang naalala ko. At na-interview ko siya, ang sabi niya, isa lang talaga yung ballpen niya. Yung nilalagay niya sa pocket niya. Pero, okay, isa rin. Okay, eviction bukas. Oo, isa rin ang lalabas. Mula sa bahay ni Kuya. Sino nga kaya? May listahan tayo. Kina Ella, Quincy, Ralph, at Kobe. Ang gusto nyo na nga lumabas ng bahay ni Kuya. You know what to do? We have been doing this. Tomorrow is our 9th eviction night. So, alam mo na yan, guys. Kayang-kaya yan. And we'll see you tomorrow for another sabaw and another episode. Ako po, si Robbie Domingo. At ako naman si Bianca Gonzalez. Magkita-kita tayo bukas. I Want ASAP, where Gail and Alyssa will be. Iba yan ang mental health webinar sa Facebook, 7:30 p.m. At syempre, sama-sama tayo dito sa Kumu at sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z para sa ating eviction night. Ako si Bianca Gonzalez. See you tomorrow. Good night, kasabawers. Bye-bye. Tara na, abutin ng pangarap, di papipigil sa bawat kapang dahil connect.